Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap tawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Mayan limang ipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagpagaling kasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami,
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pagundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ulitin po natin. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Tugon. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Tugon. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon nalulukluk. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Tugon. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igos
sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Atin po munang balikan ng ilan sa mga salitang atin pong narinig na ibinigay sa atin sa ating ebanghelyo sa linggong ito. Nung Lunes, narinig po natin na sinabi ni Jesus sa kanila, tungkol po ito doon sa pagpapagaling ni Jesus doon sa lalaking may sakit araw ng pamamahinga. Sila po ay nasa sinagoga at minamanmanan si Jesus kung ano ba ang gagawin niya doon sa lalaking iyon. Kung kaya, ang sabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Gaya ng nasabi ko po noong Lunes, no, walang pinipiling oras o araw ang paggawa o pagbibigay ng kabutihan sa kapwa. Kapag hiningi ng pagkakataon, ibigay kung kaya natin ibigay ang kabutihan nito. At matapos po ang bahaging ito, noong Martes, ipinaalala sa atin ang kahalagahan ng pananalangin. Matapos, bago o maging habang ginagawa natin ating mga gawain. Kaya nga po si Jesus, sabi po doon, umahon si Jesus sa burol at magdamag doong nanalangin. Minsan maganda rin masuri, gaano ba yung kalidad, no? Yung quality ng ating paglalaan ng oras sa pananalangin. Pwedeng dito, nagsisimba tayo, pero meron pa rin na pagkakataon na kinakailangan mong ikaw lang, no? Ikaw at ang Diyos, para nang sa ganun magkaroon man ng mas quality o para bang yung moment time, no, sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng mawala iyon. Noong Miyerkules, ipinaalala sa atin, kumbaga yung mindset, kailangan natin tingnan at suriin yung mindset natin dahil sabi ni Jesus, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Ito yung opposite, no, na binigay sa atin nung Miyerkules. Nung Webes naman, ang sabi po sa atin, sa pagdiriwang natin nung kabanal-banalang pagtatampok, no, sa krus na banal, na ang krus ay tanda ng ating kaligtasan. Hindi ito tanda ng parusa, kundi sa atin itanda ng kaligtasan. Kaya nga sabi po doon, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.
Nung Biyernes kahapon, sa pagdiriwang naman ng pagdadalamhati ni Maria, ay sinabi, no, narinig natin na sinabi, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. So, gaya nung nabanggit natin, ano ba ang tingin natin sa krus? Kasi ito ay pwedeng kaligtasan o kapahamakan dahil nga ang tingin natin ay kahirapan, ayaw natin ng maghirap dito sa lupa. Pero kung hindi tayo makakaranas ng hirap dito, hindi natin mararanasan ang ginhawa pagkatapos ng buhay dito. Kahapon, ngayon, ang sabi sa atin, nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Muli, no, yung pagsusuri natin sa ating mga sarili, matapos na kung titina natin ilang taon na ba tayo, ilang taon na rin tayong bahagi ng simbahan, ilang taon na tayong nagsisimba. Kamusta yung ating pong kumbaga pagkatao, kamusta ang ating pakikipagkapwa, kamusta ang ating ugali? Nagkakaroon ba ng magandang bunga o nagdudulot tayo ng kasamaan sa ibang kapwa? Hindi tayo nakakabuti, nakakasama pa. Sana po, no, patuloy natin na pakinggan ang sinasabi ni Jesus ng isang taong nakikinig ng kanyang salita at nagsasagawa ay nagiging mas matibay. Kaya ganun yung kahalagahan po, no, ng pagbibigay ng panahon para mapagnilayan muli, mapagdasalan ang mga salita ni Jesus dahil ito dapat yung ating kinakapitan, ito dapat yung ating parang pinaghuhugutan ng lakas lalo't higit sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga problema. Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocesis ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit,
Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng napupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang lahat na ang mahal na birheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling umalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Ricardo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakaya
kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, kapag sasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran
ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora de Soledad, Inang mapatis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag magbabayan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay alin mong mga anak minamahal, Nuestra Señora de Soledad, inang mapangis ng mga mata ng pasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.